So, una po, magpapakulo muna tayo ng tubig. Tapos, ilalagay po natin itong spices. Natin na kumulo. Tapos, ilalagay po natin mamaya yung basmati rice na binabad ko po for 20 minutes. So, habang naghihintay tayo guys sa kumukulong tubig para sa ating rice, meron akong inihandang chicken dito. So, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng spices. Chili powder. Unti-untian lang po natin para makatikim din po yung bata. Pagsama-sama lang po. Coriander powder. Haluin. At huwag po nating kakalimutan ang salt. Lalagyan din po natin ng konting salt. Ilalagay po natin yung ating binabad na basmati rice. Tsaka po alu-aluin. At lagyan rin po natin ng salt. Konti lang po. So, check na po natin yung rice. Kailangan po ang rice ay 3/4 cooked. So, pwede na po natin itong hanguin at i-set aside. Muna natin guys yung rice, kaya dito naman tayo sa chicken. Ginamit ko ay olive oil, pero pwede rin po kayong gumamit ng kahit ano pong oil. Lagay po ulit natin yung spices. Sibuyas. Mas maraming sibuyas po, mas masarap. Kailangan po medyo brown yung sibuyas. Saka natin ilagay ang kamatis. Saka po talaga dito yung spices na nilalagay natin. Okay, kamatis. Okay, pwede na po natin ilagay yung chicken.
Ilagay po natin yung garlic at ginger paste. After 10 minutes guys, pwede na nating ilagay ang rice. Kukuha lang tayo ng konting sauce na ilalagay natin sa taas. Tapos, pwede po nating lagyan ng sibuyas. Ito pong sibuyas, hindi ko na prinito. Lalagay lang po sa taas. Dahil kami ay sagana ngayon sa sibuyas, so dinamihan ko na po para mas masarap. Parang nag-i-in-in lang po tayo ng kanin. So, ilulong na lang po natin yung ating gas. So, after 10 minutes po, pwede na po natin hanguin ang ating biryani rice at pwede na po tayong kumain. A few moments later. Kaya, tikman mo yung aking luto. Ito po. Wow, malam-lam. Masarap. Palyaman na masarap ang mga wari. Pero napakasarap po talaga. Try niyo po ito.